Ayun mga sipag, gabi po sa ating lahat. Share class yung mga sipag, yung kapwa nating content creator po mga sipag. Halos ito ay na-demonetize ang kanyang account o page po mga sipag dahil lang po sa content video na to na galing sa TikTok na karamihan pa naman nating ginagamit po itong background music na ito. So dapat nyo pong malaman mga sipag para maging aware po ang bawat isa na dapat nyo pong maiwasan ito para hindi rin po kayo ma-demonetize or ito po ay talaga magkaroon ng violation community standard o tayo po ay magiging not recommendable status ng ating Facebook page o Facebook profile account. Dapat nyo itong malaman nyo, isishare ko sa inyo mga sipag na isang content creator po para maliwanagan po kayo at maiwasan nyo rin po mga sipag para hindi po sayang ang inyong effort po. Pagkaganon mga sipag, sayang po ang ating pinag-edit, ang ating paggawa ng content, mga script no, pinag-iisipan natin, sayang yung oras o pinaggagastusan natin po at puyat po mga sipag kung tayo po ay maranasan natin itong naranasan ng isang kapwa nating content creator na si Ma'am Reyna. So, siya po ay talagang nagkaroon ng violation sa community standard po mga sipag, you know? Ito po ang nakalagay dahil sa in-upload niyang content video na galing po ito sa TikTok po mga sipag, yung music nito. Your content goes against our community standards on violence and incitement. Mga sipag, ano ba ito? So, yung video na ito mga sipag ay in-upload niya po mga kasipag dito sa Facebook at yung video na yon, ang pagkakaalam ko ito'y galing sa TikTok kasi ito yung caption niya. Alam mo naman na love kita, ang sarap mo sapakin kapag nagagalit ka, papa. Ayan, yun yung caption niya mga kasipag, you know. Mga kasipag, doon pa lang sa caption ay may mali. Pero dito mga kasipag, share ko na rin po sa inyo yung karamihan na marami pong nagkakaroon ng violation dahil sa content video nito na marikit. Yung marikit po na dance mga kasipag, oh, tinitigan ko, nilapitan ko. Ako kahit naman ako mga kasipag dahil viral yan, ginagamit ko po yan. Pero hindi naman ako nagkaroon ng violation maliban na lang po doon sa hindi monetized dahil sa background music o share your video yung mga nakaranas dyan no? And monetize mga sipag. Ito tatlo yan dahilan na yan na i-share ko po sa inyo para maging aware po kayo dito mga sipag, yan, no? Unang-una, number one, maraming nagkaroon ng violation dito na ito ay halos na demonetize. Sila po ay talaga naging not recommendable yung status ng kanilang Facebook page, Facebook profile account dahil sa content video na to na tinitigan ko, pagkaganon, nilapitan ko. Yun mga sipag, yan po ay merong mga kabastusan. Ayan, na yun, hubot-hubad na puwet or ari. Mga sipag, bawal po yun. Talaga, pag once na redetect ni Facebook yan, bawal po talaga yan, no? So, lang nyo patatandaan na dapat mas maganda pa rin na na-comply tayo para mas maging malinis po ang ating account o Facebook page, Facebook profile account. Para talaga walang consequence, no? Malinis pa rin para yung ating mga content video ay talagang i-spread pa rin po, no, ikakalat pa rin po ni Facebook. Isasuggest pa rin po sa karamihan ng mga audience po na related po yung mga pinapanood nilang video, lalo na po yung sa atin, no? Yan mga sipag. Pangalawa, yung isa sa dahilan, mga sipag. Siyempre, mga kasipag, yun na rin po sa caption. Gaya na lang po dito kay Ma'am Reyna. So, hindi ko nakita yung kanyang content video dahil ito po ay talagang na-remove na po ni Facebook, no? Pero hindi talaga ito binalik ni Facebook with not restore your content, mga kasipag. Dahil po, why this happened? It looks like you shared or sent something that could encourage violence and lead to risk and physical harm. Yan, or direct threat to public safety. Yan, mga kasipag, yun, no? Ibig sabihin nito mga sipag, you know, harmful. Yan mga sipag, dahil po ito sa caption. Nakikita ko rito yung caption, kaya mag-ingat po kayo sa caption mga sipag. Alam mo naman na love kita, ang sarap mong sapakin kapag nagagalit ka, papa. Yan yung caption ni Ma'am Reyna. Mga sipag, isa yan sa dahilan na bakit tayo nagkaroon ng violation. Number one din yung caption, no? Yung tusukin, saksakan, gusto lang niya mag-ano ng charge, magsaksak daw siya. Ayun na mga sipag, you know, akala na tuloy na detect na ni Facebook, ni AI mga sipag, you know, na manaksak. Ayan, so masama po yan mga sipag, lalo po madali po doon sa caption, no? Ayan, mas maging aware tayo sa mga policy po ni Facebook mga sipag talaga para hindi po masayang ating effort, mga pagnagpuyatan, no? Kaya kinakailangan po natin na pag-ingatan natin yung status ng ating account para ito po ay talagang i-spread pa rin po ni Facebook, no? I-suggest pa rin po sa mga audience. Ayan mga sipag, yun po yung pangalawa, kaya mag-ingat po kayo sa caption, no? Marami pong halos na demonetize dyan at hindi nag-monetize talaga dahil nabigyan ito ng mga violation community standards po at naging not recommendable po mga sipag. So maging aware po kayo. At yung pangatlo mga sipag, dapat nito malaman. Sa pangatlo po mga sipag, lagi niyo po tatandaan, kung ikaw naman po ay walang ginawang mali dyan, no? Yung content video okay naman, yung caption okay naman. Lagi niyo po tatandaan, si Facebook po ay hindi rin po perfecto. No, mga sipag, nagkakamali din po yan.
yung AI. So mga sipag, pagka ganun, kaya nga mayroon pong mga pag-a-appeal, pagre-report po mga sipag, pagkukonsern kay Facebook. Facebook, bakit ganito? Na wala naman akong mali na nakikita doon sa Facebook sa ating content video na ina-upload o doon sa aking caption. Bakit ako nabigyan ng violation? So ganito mga sipag, doon mo po malalaman no, na talaga pag nag-review po si Facebook dyan, pag na-once na nabasa ni Facebook yung appeal, yung report mo, yung concern mo, pag once na nabasa po yan ni Facebook, i-review niya yan at doon mo po malalaman yung feedback ni Facebook kung meron talagang na-detect ito talaga na violation. At lagi niyo po tatanda, nagkakamali din po si Facebook. Pag once na mali sila mga kasipag, ayan, ibabalik po yan nila mga kasipag. Ha? Ganun po yun mga kasipag. So tatlo po yan sa content video, sa caption mga kasipag. Siyempre, iwasan nyo rin po yung magsasalita na hindi maganda sa voice. At sa mga kasipag, nagkakamali din po si Facebook. Kaya report, appeal, concern para malaman nyo po, para maging aware kayo kung saan kayo nagkamali. O mali nyo po, si Facebook pala nagkakamali. So yun lang po mga kasipag, you know? Ito po yung naging consequence. Yan, action we've taken, violence and incitement. Violence, incitement, na yan, nakatalagang dalawa talaga, no, nag-appeal siguro to si Ma'am Reyna. And then ito na po, naging consequence sa kanya, halos ito po ay 2 months na, growth at rest po yung status ng kanyang Facebook profile account, Facebook page, no, yun, na yung kanyang recommendation, page recommendation, no, ganyan na po, growth at rest. At mga sipag, dagdag ko na lang po din sa inyo, maraming nagtatanong sa akin, Kuya Chris, babalik pa ito, itong growth at rest ko na talagang status ng aking page o profile account, babalik pa ba ito sa recommendation? Opo, mga kasipag, na babalik po yan. Basta naka-comply na po tayo talaga sa policy, iwasan natin magkaroon tayo ng violation talaga, no? So, isang buwan, no, mga kasipag, malay nyo po, di ba, pagbibigyan na tayo. At huwag nyo pong kalimutan na mag-appeal. Every 2 weeks na yan, good performance tayo, na-comply na tayo, mag-appeal, mag-report, mag-appeal, mag-concern. No, yung gusto nyo pong maibalik ang recommendation para mas maganda pa rin talaga na ang ating mga content video talaga dito mga sipag ay talagang sinasuggest pa rin po ni Facebook, ini-spread pa rin po ni Facebook, no, yung ating mga content video, pati na rin po ang ating brand name, yung page profile account po mga kasipag. So lagi nyo po tatandaan mga sipag yung sinabi ko po sa inyo, no, kaya makomply po tayo para hindi po masayang ating mga effort. Kung gusto natin mag-content, kung gusto natin maging vlogger, no, ingatan po natin ang ating Facebook profile account, Facebook page, kasi dyan po nakasalalay ang ating mga views mga sipag. Kaya para maging suggested ito at para ito ay talagang ni-spread ni Facebook ni algorithm, no, isasuggest sa mga audience, ay kinakailangan pag-ingatan natin ito ay dapat recommendation yung status nito. So yun po mga sipag, sana po meron kayo natutunan sa content video, sana po nakatulong. At kung nagustuhan nyo ang video mga sipag, pasupport na po sa ating YouTube channel Across TV po mga sipag. Kung hindi pa ikaw nakasubscribe, pasubscribe na po mga sipag. At sama rin po ang ating Facebook page sa Across TV din po mga sipag, you know? Papalo na po mga sipag kung hindi pa kayo na-follow. At pindutin na rin po ang natural button para masigis bago videos upload. At kung meron ka suggestion at karanaman mga sipag, mag-comment down below sa baba para panabasa ko yan sa sugunit ka yan. At magagawin po natin ang content video yan hanggang sa ito makaya. At huwag niyo po kalimutan mag-like and share. Mga sipag, maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.